Mga ma'am and sir, welcome to JM Talks. At yun nga, napakaganda na namang istorya ang ating ipapalabas ngayon dahil nga nung episode 6 natin ay ang responsibilidad, no? How to be a real man o mga responsabling lalaki, no? So ngayon, napakaganda ang istorya na naman natin ito. Tungkol naman ito sa career, no? Napakaganda ang istorya ito dahil ka ang kwento ito ng Barbero. At syempre, malalaman natin kung ano ba yung mga trabaho nun. Alamin natin ngayon at hindi natin ito patatagalin pa. Tatawagin na natin ang ating special guest. Walang iba kundi si Kuya JL Galvez, ang may-ari ng JL Barbershop. Hello Kuya, kamusta po? Ayan. Hindi po Kuya, kamusta po? Kamusta Kuya? Kamusta? Kamusta? Hindi po. Ayan. So kasama natin ngayon ang pinaka-pogi na may-ari ng JL Barbershop. At syempre dito ako madalas na nagpapagupit at alam din ang mga nagpapagupit dyan. Kuya, dito na tayo sa mga tanong, no? Dahil para mas malaman ng ating mga viewers tungkol nga sa karir, paano nga ba nagsimula si Kuya JL bago siya maging isang barbero? Nung una kasi, nagpapagupit ako sa mga parlor, nakikita ko yung mga nagugupit doon. Parang kandali lang ka kung gupitan ng mga gubo. Okay. Kaya, ay mga bata kasi na pamangking ko, na uto ko na gupitan ko para mapapatisan. Tatlo yung mga pamangking ko na yun. Kaya, doon nagsimula. Kahit na, siyempre, pangit sa simula. Pero sa mga bandang huli, maganda naman yung gupit. Eh doon ako nagsimula, kaya malaki utang na lupo sa anak ng mga kuya ko. Yun. Dahil doon sila nagsimula, doon ako nagsimula na magkaroon ng experience sa pagiging barbero. Hindi ko pinag-aralan. Talagang nakita nyo lang tapos na-inspired kayo na talagang maging barbero. Saka doon sa ano, nagkataon naman pala na ang ate ko sa Maynila, may barbershop. Nag-aaral ako sa college noon. Habang nag-aaral ako, nakikita ko yung mga barbero niya. Hindi nakakapanood ako ng mga paano magupit. Kaya doon ako natuto. Malaki rin ang utang na lubos sa ate ko. Sa kasabay ako, sila yung nagpusa sa akin. Yung sa kwento nga sa Dubai, Kuya, sa ibang bansa nyo nga na... Sa Riyadh. Oo. Siyempre, gusto ko rin ng magkaroon ng sariling bahay. Kaya pumunta ako sa Dubai, sa Riyadh, para magkaroon ng trabaho. At itong bahay na to na kundar namin, kahit masabihin natin na NHC, pero amin pa rin masabi. Kaya doon, maraming experience to sa pagiging barbero sa Riyadh. Ano yung mga klase ng mga tao na nagpapagupit doon? Di ba nga sabi nyo nga po, inakwento nyo nga sa akin dati, para ma-share natin sa mga viewers natin? Siyempre, parang Pilipinas din, may mga kukulit, may makukulit, may mabait. Saka ang mga buhok doon halos mga kulot. Natitigas ang buhok, kaya kailangan pasensya lang. Ganoon naman talaga sa pagiging barbero, maging pasensya doon. Yun, dahil nga doon po yun, di ba nagsimula ka noon na magtrabaho sa ibang bansa at naipundar mo nga itong bahay na ito. Ano naman yung mga problema at suliranin ng isang barbero na kinakaharap at paano nyo ito nasolusyonan? Nung nagsimula akong magkaroon ng barbershop, galing ako sa Rio, sa Maynila ako nagsimula. Una, dalawa, tatlong hanggang buwan, patalagang walang kita, mahina talaga. Kaya ang ginawa ko, kumanap ako ng iba muna pagkakitaan, pero the same time, bukas pa rin yung barbershop. Kumbaga, ma-survive ko lang yung barbershop. Para siyempre, umuupa ako sa Maynila, hindi pwedeng walang kita ron. Kaya, nagalap ako ng ibang pagkakitaan. Yun naman, after 5 months to 6 months, lumalakas naman barbershop ko, nag-focus na ako sa barbershop. Umabot ng 15 years pa nga. Yun yung mga naging problema mo? Problema naman dyan, siyempre, hindi naman lahat ng, kunwari, kahit magaling ka, marunong ka, siyempre, may mga tao pa rin na customer na hindi pala ganun ang gupit ang gusto mo. Ganun talaga, kaya kailangan magpasensya ka. Kasi, yun, kahit na gawin mo on the best mo, may mga tao pa rin na hindi pala satisfied dun sa gupit mo. Kahit na ayos na ayos. At paano nyo yung nalampasan yung ganung problema nga? Siyempre, ano na lang, papasa Diyos mo na lang. Saka siyempre, trabaho mo yun, pagtsagaan mo. Hindi mo pwedeng, ayoko na magtrabaho ng ganito. Kasi laging na rin may customer na
na nagagalit, kailangan ngitian mo lang. O kaya yung araw lang naman eh, mawawala rin yung customer na yun. Kumbaga, 15 minutes, 10 minutes, alis yung customer, then after nun, wala na. At saka sa isang barbero, dapat talaga madiskarte para talaga makapanghikayat. Oo, kailangan talaga. Ano yung mga yung pambansang ginagawa mo kapag ka talagang mapahikayat ng mga customer? Para alam din nila. Ah, syempre, kailangan puliduhin mo yung gupit niya. At the same time, kailangan kausapin mo. Hindi mo pwedeng bagaling ka lang. Kailangan, habang nagugupit ka, nakipag-usap ka, kulin mo loob mong tao. Pero kung ayaw naman magpag-usap ng tao, yun na, kumahimik ka na lang. Kasi baka ayaw pa lang magpagsalita. Baka kaya ayaw magsalita, ayaw... Makabahat mo, di ba? Oo, ganun. Ganun lang. Basta pulido. Kailangan nalabas yung customer na ngiti. Hindi pwedeng nakasimaw. At yun yung sinabi nga rin ni Kuya JL na talagang sa kwento ng barbero, talagang hindi yan gano'ng kadali, di ba? Lalo na kung sino lang yung customer na pumunta po dito. Oh. Pero yun yung talagang binabalik-balikan nila ako, yung customer service nga po, di ba? Oh, hindi lang basta magaling ka, hindi basta na mahusay ka, kailangan masasatisfied yung mga customer na talagang bumabalik-balik sa atin. At yun nga Kuya, ano yung maipapayin nyo sa mga... sa mga inspired din na maging barbero at magtayo rin ng negosyo ng barbershop? Ang mga payo ko lang, sa simula, talagang mahinapan barbershop. Kung magtatayo kayo, tsaga-tsaga lang. Maghintay kayo ng 1 to 3 months, 5 months, kailangan mahaba ang PC nyo. Hindi pwede yung 1 week pa lang, ala kayong gupit. Magsasara na kayo. Sayang naman yung puhunan nyo. Ganyan lang may papayo ko. Huwag yung basta-bastang susuko lang. At yun nga, para alam din nila, magkano ba yung pinupuhunan pagka nagtatayo ng isang barbershop? Sa isang ordinaryong barbershop, more or less 40 to 50,000 lang, pwede na. O kung medyo tipid na tipid, pwede naman kayo mag-ano sa mga second hand. Ay ngayon, uso naman yung mga marketplace, yung mga upuan na ganito. Makakabili kayo ng medyo mura. Saka siyempre, yung salamin, pag-uwi yun yung salamin kasi pass. Oh, parang pang-cabinet style. Oh. Siyempre, ilagyan din natin ng innovative yung ating place para mas balikan. Saka lagyan nyo ng mga picture-picture para... Yung mga picture ng mga artista. Yung idea, oo. Oh. Ito, picture nito. Iyon natin. Makapagta kayo, may picture na rin ako dito. Hindi, joke lang. So, yun nga. Kuya, napakagandang payan yung ayun sa mga gusto rin magtayo ng barbershop. At yun nga, sa mga gusto rin na pangarap din nila maging barbero. No? Yun nga, pinaka the best, no? Huwag susuko. Kasi syempre, hindi naman sure natin kung yung customer natin ay babalik talaga sa atin. Basta ginawa natin yung pinaka the best natin. Gawin nyo lang yung gusto nyo. Kasi hindi naman, hindi naman gawin nyo yung maganda. Hindi naman talaga lahat perfect yung gusto nila. Mm-hmm. Kaya... huwag kayong paghihinaan. Iyon. Lalo na sabi nga ni Kuya, huwag panghihinaan ng loob. Oh. Kitang-kita niya naman no, sa ating gupit pagka tinatawag ko, oy, oy. Pasay. Grabe talaga ang gupit. Oh. Kahit kakapagupit ko lang kanina, no, binigyan tayo ni Kuya ng napakaganda pa rin gupit. So maraming salamat kay JL. No, grabe. It's a pleasure talaga na, yun yan na, mapaganda yung mga buhok ng mga customer natin. Ayun nga Kuya, yung mga gusto niyong i-promote, yan, lalo na yung inyong business, sige Kuya. Sa mga gusto magpapogi dyan. Yun, pogi at? Magpakyut. Yun. Punta lang kayo dito sa may pabahay. Yes. May phase 2. Yes. JL Barbershop. Ngingiti kayo. Yan. Paglabas niyo. Yes. Yun nga, sabi nga ni Kuya na pagkalabas ninyo, ngingiti kayong guwapo. Mm. Lalo na pagka tinatawag kayo, Kuya JL, tawag mo ako yan. JL. Ah, kasi pala. Pareho na kami mga. Nakakala niyo, may ari na pareho. Kaya tawagin mo Kuya. Diyos ba? Uy. Oh. Di ba? So, sa mga gusto magpagupit dyan, this is the time, kontakin nyo to. At kung ilalagay ko na rin dito sa baba, sa comment box, kung paano nyo kukontakin. At sa mga gusto na mag-walk-in, nandito dito sa phase 2, puntahan ninyo at gusto ninyo magpapogi at magpaganda. Kaya kung nagustuhan nyo tong video nyo to, don't forget to react this video. Comment kayo sa baba at i-share nyo na rin to sa mga friends ninyo. At kung ikaw ay inspired sa career, sa lahat ng aspeto ng buhay, maging responsable na lalaki, be a responsible man, katulad ng aming dalawa. Yes, na at lalo na sa mga career na gusto nyo i-pursue, kung ano man yan, kung anong gusto nyo gawin, gawin nyo lang, huwag lang kayo susuko. At kung gusto nyo maging barbero, katulad nga ni Kuya, pursue lang kayo ng gusto nyo gawin at laging determinado sa lahat ng gagawin mo sa buhay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at ito ang ating episode 7
ang buhay ng isang barbero. Maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood ng J-Talks. Paalam!